Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng 29 na linggo ng pangkaraniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman ako posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Israel, ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. At pangatlo, ang intensyon para sa Love Black Charismatic Group ng Quiapo. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo taga Roma na si Abraham ay pinagwalang sala dahil sa kanyang pananalig at dahil din sa pananalig ng mga Kristiyano dahil sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus ay nagpawalang sala. Ito ay dahil sa kabutihang loob ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi ng ating Panginoon na huwag magiging taong naghahanap ng nagnanais ng kasakiman pagkos magkaroon tayo ng pag-alaala sa Diyos dahil kinakailangan natin na siya ang ating kayamanan sapagkat hindi po maligtas ang mga nagnanais sa material na bagay kung ito ay kayamanan na hindi naman kayamanan sapagkat dukha sa harap ng Diyos. Kuminsan tayo rin dahil sa ating pagnanais ng mga material na bagay dito sa mundo, dahil sa ating pagkamaramot at kasakiman, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gayon mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko ng aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sinong naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos, isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito, "Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana." Kahit nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Kikibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sabihin ko sa aking sarili, 'Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kahit mamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya.' Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, 'Hangal! Sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inanda mo?' Ganyan ang sasapitin nang nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayong gabi, tinuturuan tayo ng ating Panginoon paano magpahalaga sa dapat pahalagahan. Una sa lahat, napakatindi ang pagnanais ng tao sa mga material na bagay. Kung tingnan po inyo mga bulsa ninyo, halos lahat sa inyo may mga cellphone sa bulsa ninyo. Pero tingnan ninyo kung ilan sa inyo ang may dala-dala na crucifix o dili kaya rosaryo sa inyong mga bulsa. Bihira lang, di ba? Totoo yan. Ito ay nagpapakita na sa mundong ibabaw, kuminsan ang mahalaga at pinalagahan ay mga material na bagay. Kuminsan papasok kayo sa simbahan dahil gusto nyong makaganito, makaganyan, makapunta sa abroad, magkaroon ng pera, matanggap sa trabaho, etc. Bakit nangunguna ang mga material na bagay? Kung dapat nating tingnan, hindi naman ito ang mahalaga sa buhay. Madala ba natin ang kayamanan sa langit? Hindi. Kaya sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 12, Verso 13 hanggang 21. Noong ang ating Panginoong Hesus ay nilapitan ng isang tao at sinasabi niya na, Guro, iotos po ninyo sa kapatid ko, ibigay sa akin ang bahagi kong aming mana. Ano itong mana? Itong mana ay sa mga Hebreo ay tinatawag na natsala. Dito po sa ating ebanghelyo ay nakasulat po na kleromenion. Ibig sabihin ang mga pinapasa na kayamanan. Na ito yung tinatawag na mana na kung saan magbigay po ng dalawang bagay. Una, na ito ay magbigay ng isang pagpahiwatig at identity ng isang tao. Atin pong mabasa yan sa una aklat ng mga hari, Kapitulo 21, versikulo 1 at sumusunod. Pangalawa, na ito ay magbigay ng siguridad sa buhay. Na makita at mabasa natin sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 27, versikulo 1 at sumusunod. Kaya nga, ang panganay ay magkaroon ng dalawang hati sa mana na ating mabasa sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 21, Verso 17, sapagkat nababatay sa mga Hebreo ang kayamanan sa mga anak na lalaki. At dahil lalaki ang siyang hawak ng kayamanan at siya ang tinuturing na panganay, dalawa ang sa kanya, kung ano mangyari sa pamilya, ang isang bahagi ng kayamanan ay pangtawid at pagtulong sa paghihirap ng pamilya. Kaya mahalaga ang mana. Kaya ang paglapit ng isang tao dito sa ating Panginoon ay pagpahalaga na baka itong yung kapatid niya ay hindi na ibinigay yung pangalawa na bahagi ng mana na siyang kinakailangan. Pero ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang talinghaga na nagsasabi na hindi ang mga kayamanan dito sa mundo ang siyang mahalaga. Kaya merong isang mayaman na malaki na ang kanyang ani at magawa pa ng malaking panglagyan sa kanyang ani, pero kukunin naman siya ng Panginoon. Diba kuminsan pag merong lalapit sa iyo, nako, ang yaman mo, sana kunin ka na ni Lord. Eh, hindi ba masakit po yun? O kaya, ikaw ay wala namang ibang inaasam-asam sa buhay. Kayamanan lang. Material na bagay lang. Kaya itong sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang talinghaga na wala pong selbi
ang lahat ng ating pagsusumikap kung ito ay pagkamit lang ng kayamanan sa mundo. Kaya sinasabi niya, ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Versikulo 21, kapitulo 12 ng Ebanghelyo ni San Lucas. Maganda po ang pagkasabi nito sa orinal na pagkasulat sa Koinoko na Grigo. Thesaurison. Thesaurison mula po salitang thesauro, kayamanan. Yung nagpapayaman, nag-iimbak ng malaking kayamanan, yung mga nagtitipon ng malaking kayamanan, yun ang thesaurison. Ngunit, hindi naman mayaman sa Diyos. Theon, Pluton. Theon, Diyos, Pluton. Kayamanan, na ibang kayamanan, spiritual na kayamanan. Ano po yung spiritual na kayamanan? Ito po yung kaligtasan. Ito po yung buhay na walang hanggan na Diyos lang ang siya makapagbigay. Sa pagkapatay ng tao dito sa mundo, iwanan niya ang lahat. Wala pong silbi gaano ka kayaman. Mangurakot ka man sa pamalaan at uutang ka ng malaki at ang magbayad ang taong bayan. Pagdating mo sa bandang huli, magbayad ka sa impyerno dahil pinahirapan mo ang bayan. Ito yung makita natin na ang ating pahalagahan dapat. Ang Diyos na siyang tanging yaman natin. At kung tayo ay magkaroon ng Diyos ay tanging yaman, una sa lahat, sundin natin ang kinuturo ng ating Panginoong Hesus. Dahil sinasabi sa aklat ng Kohelet na kahit gaano man kalaki ang mga bagay-bagay na naangkin mo, wala rin saysay ang lahat sa buhay. Aklat ng Kohelet, Kapitulo 2, Versikulo 18, sumusunod. Dahil ang tunay na yaman na ikaw ay marunong una sa lahat umibig sa Diyos at magmahal sa kapwa, yan ang pagmahal sa sarili. Dahil ang pagkaroon ng kayamanan ng Diyos, handa kang magbigay sa iyong kapwang nangangailangan. Sapagkat para sa Panginoon, ang pinakadakila ay siyang pinakamaliit. Banggit ni San Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 4. Sapagkat sa bandang huli, ang tingnan natin sa buhay ay kung paano natin isinasabuhay ang ating pananalig sa Diyos. Na siyang tanging yaman na pagtugon sa biyaya, gaya ng sa ating unang pagbasa, na sulat ni Pablo sa Taga-Roma, Kapitulo 4, Versikulo 20 at sumusunod, na pinagwalang sala si Abraham sa pananalig. Hindi siya pinagwalang sala dahil nag-alay siya ng Panginoon ng malaking pera. Pinagwalang sala dahil sa kanyang matibay na pananalig. Kaya ang ating salmong tugunan na mula sa awitin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, na ang Diyos ay dapat purihin sapagkat nilingap niya ang lahat, sapagkat siya'y butihin. Ay itong Diyos na butihin ay nag-antay rin sa atin na magkaroon tayo una sa lahat ng prioridad sa buhay. At ang unang prioridad sa buhay ay ang pagpapahalaga sa Diyos na siyang tanging yaman ng tao. Kapag ka nasa atin ang Diyos, nasa atin ang lahat. Pangalawa, dukha man tayo, mahirap man tayo sa mundo, ngunit kung tayo ay marunong makipagkapwa-tao, nakapag-impok tayo ng kayamanan ng makalangit. Pangatlo, kung ikaw ay may malaking kayamanan, ang kayamanan mo o kapangyarihan mo dahil sa kayamanan
yan ay hindi iyo. Ninakaw mo yan sa mga tao. Kaya ibalik mo sa tao sa pamagitan ng pagbahagi nito, lalo tigit na yung mga mahihirap at mga dukha. At pang-apat, ang tunay na pag-impok ng kayamanan ay ang pakipagkapwa-tao, pagkaroon ng ugali ng kabutihan, may kabutihang loob na handang magbahagi sa kapwang nangangailangan. Ito ang mga prinsipyo na dapat nating tingnan upang ang tanging yaman natin ng Diyos ay siyang maghatid ng saysay sa buhay. Anong silbi ng pagnanais mo ng kayamanan, ng pagdadamot o pagkamaramot mo kung wala ka namang mapapala sa buhay sa kabilang buhay? Kaya sinasabi ni Santa Teresa de Avila, lahat dito sa mundo ay lumilipas lang. Sapat na ang Diyos. Solo Diyos basta. Sapat na ang Diyos ba sa buhay natin? Siya ba ang tanging yaman natin? Naway, siya nga ang pumapanginoon sa ating mga puso. Ang ating pagmamahal ay siyang kayamanang ipinamahagi sa ating kapwa-tao. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may panalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Atin pong tutugon, Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway biyayaan ng awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, nasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming aririan na nagmula sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Ama, ito'y buka.
bosboson ng sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalaw mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Kaparinto na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming mahihayag. Kahit ito ay walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa na mga elisi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami naguhingin sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay niya. Nakit nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niusin na aming obispo at ng tanang kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kamanirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang sanusin. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan Capistrano, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman galing na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami hadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Embrace me with your love.
Savior, my Lord. My Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation. Sa darating na October 24, 2023, Martes, sa ganap na ikapiton ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang tema ay Arkham Translation Roadmap, isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jason S. Laguerta, Paris Priest, St. Mary Goretti, Paris, UN Avenue, Paco, Manila. Available na po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Tayo, Ama naming mapagmahal, gayon mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, Banal na Misa, kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Labanan ni Jesus Nazareno, kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform at nakuskusting sa iba't ibang paranaway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga nangailangan at mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Huwag tayong maramot. Magkaroon tayo ng kabutihang loob sapagkat ang tunay na yaman natin ay ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Ngayon po ang kusbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pumasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagwasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kiningan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malamahin na sana at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may mahalan ang pangako na sa binyag na ikaw, kniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Magang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nazareno, niluluwalhati ka namin.